Hello sa inyo, Bells, mga Beshi. Ako sa ulit si Marimar at welcome dito Tage Lay sa Aklang Channel. Kung first time mo dito sa channel ko, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. Panoorin nyo rin ang aking mga videos na gayuman sa pag-ibig. Meron itong part 1 at part 2. Yung part 1, meron na itong mahigit 33,000 views. At kapag nagustuhan nyo aking mga videos, mga Beshi, please share my videos din. At shoutout pala sa pinaka-love na love ko na si Mark Tejada. Char! Nung isang araw tsaka kahapon, nabalitaan ko nga na nasa makabilang buhay na ang butihin na dati nating Pangulo na si Noynoy Aquino. Parang nakakalungkot din na nangyari yun sa kanya. Merong presidential election. Busy ako nun sa trabaho kaya hindi ako nakaboto para sa kanya. Pero siya talaga yung bet ko na maging presidente noon. At ang mga naalala ko sa mga nagawa niya, yung tungkol sa West Philippine Sea, kapag nagbibigay siya ng talumpati, mga speech sa Malacanang, sa Senado, or Kongreso, kadalasan Tagalog language talaga yung ginagamit niya. Isa yon sa mga hindi ko makakalimutan sa dati nating Pangulo. Kasi nabanggit niya doon na dapat yung mas gamitin pa rin ang Tagalog kasi yun yung pinakapangunahing nating salita. Pinapanood ko pa rin sa YouTube yung ibang mga speech niya sa kanyang mga presko. Naging Tagalog ang wika na kanyang ginagamit. Gusto ko sanang magpunta doon kung saan siya nakalamay kasi diba i-open naman yun sa public. Kaya lang apos kasi ako sa time kasi tumutulong ako sa mama ko sa pagtitinda. Apos din ako sa Jomatos, andahan. Kaya hindi ko magawang pumunta sa kanya. Sana kung saan man siya naroon, sana hindi na siya nahihirapan. Masaya na sana siya kung nasaan siya. Makikita niya na rin yung kanyang namayapang ama at ina. Napakalungkot nun mga beshi kasi nitong taon lang nito, last February lang, sumakabilang buhay din yung aking ama. Ramdam ko kung gaano kasakit yung nawalan ng mahal sa buhay. Lahat ng mga nasimulan niya at yung mga legacy niya, sana maipagpatuloy pa ng mga susunod na susunod pang Pangulo. Isa sa mga hindi ko rin nakakalimutan sa eksena ng kanyang termino ay malapit siya sa mga showbiz personality dahil nga rin sa kanyang bunsong kapatid na si Miss Chris Aquino. Nakikiramay po ako sa pamilyang Aquino kasi po ako po naranasan ko din po na mamatayan ng mahal sa buhay. Nung last February lang po yun, lalo na po taalis kami sa bahay na to kasi nga tinubos lang to sa amin dahil nga nakasang lang tira. Kung ako lang sana masusunod, ayoko na sanang umalis sa bahay na to. Kasi nandito yung mga huling alaala ni Papa nung nabubuhay pa siya. May ilang beses din na napanaginipan ko si Papa at nagpakita din siya sa akin ng isang beses dito. Diyan ko siya nakita. Ang nakita ko lang sa kanya yung buhok niya, yung hugis ng ulo niya at saka yung noon niya. Gabayan niya yung mga susunod na presidente, lalo na magkakaroon na naman nga ng eleksyon. Sana maging gabay siya ngayon na mapili yung mas karapat-dapat para sa posisyon na maging Pangulo. Kahit wala na siya, mananatili pa rin siya sa mga alaala natin at sa mga alaala ng mga taong nagbubuhos na nagmamahal sa kanya at sa mga taong nagtiwala sa kanya at yung mga natulungan niya rin. Sana hindi siya makakalimutan. Kakataon, dadalaw na lang ako sa mismong puntod niya kapag naliling na siya. Kung hindi man ngayon sa mga susunod na panahon, ang lungkot ng 2021. May pandemic, may mga namamatay, maraming mga nawawalan ng mahal sa buhay. Katulad ko, nawalan ako ng ama. Namamatayan ng kamag-anak, dahil na rin sa pandemic, yung iba taghirap, bagsak ang ekonomiya. So napakalungkot naman ang taon na to. Pero gayon pa man, didin pa rin natin na magpakatatan. Hanggang sa susunod ulit mga beshi, samahan nyo ulit ako sa aking mga videos. Akes ulit si Marimar.